Kaya nga yung sarili nating build. Nung dating administrasyon, naging napaka-epektibo. Pero ngayon, yung build, naku, mukhang wala na po yung pagpapatuloy. Dahil nagre-reklamo na ang DPWH na halos lahat ng pondo, kinuha na ng mga kongresista. So wala na tayong mga flagship projects na papupondohan galing sa pantaunang budget natin dahil nga po ang mga kongresista na ang magpapatupad ng kanilang mga maliliit na mga proyekto na salungat po sa desisyon ng ating Korte Suprema dun sa kaso ng Belica na nagsasabi na ang papel lamang ng mga kongresista ay gumawa ng batas na pangtaunang budget. At matapos magawa ang batas na yan, wala na silang poder na makialam sa pagdating doon sa pag-i-implement o pagpapatupad ng mga bagay-bagay na doon sa pantaunang budget. Dahil ba, Attorney, itong mga example, itong mga ayuda ay nagagamit na rin ngayon sa politika? Well, hindi lang po yun ang dahilan na yan. No? Kung hindi talagang kaya nga pinagbabawal na yung pakikialam ng mga mababata sa pagpapatupad ng batas, eh talagang sigurado gagamitin nila yan para sa kanilang mga sarili. Palalabasin nila yan. Yung mga proyektong yan ay dahil sa kanila, eh hindi naman po sila nagbabayad ng mga proyektong yan. Tayo rin naman po nagbabayad sa pamamagitan ng mga buwis na binabayad natin. No? So talagang anti-EPA lang dahilan kung bakit pinagbabawal ang mga mambabatas na makialam pagdating sa pagpapatupad ng pantaunang budget. Attorney, may ilang tanong dito ang ating mga kababayan. Kung sa kasaysayan ho ba, eh may isang bansa na napaunlad ng isang dayuhan. Kung hindi man dayuhan, at least eh, hindi siya naging main na reason kung bakit umunlad ang isang bansa. Ay, tingin ko talagang ang pagunlad ay nasa mamamayan yan. No? Well, may mga nagsasabi na tinulungan daw ng Amerikano bumangon mula gera yung buong Europe, di ba? Nagkaroon sila ng isang package para matulungan sila, no? Eh pero kung hindi naman ginawa ng Amerika yan, eh di mahina pa rin ang pag-recover ng ekonomiya mula nung pandalawang pandaigdigan digmaan, no? So nasa interest din ng Amerika na mangyari yon, no? Nagkaroon sila ng parang aid package dyan, no? Pero talaga pong ang mga pangnasyonal na interest, talagang yung mga lokal na mga mamamayan lang ang po pwede magsulong yan. Dahil ang mga estado, kung sila'y tutulong, meron din silang interes na naging dahilan para sa kanilang pagtulong. Hindi, wala naman talagang tulong lang dahil gusto nilang tumulong. No? Kung tutulong nga minsan, ay nakakatulong din sa kanilang ekonomiya yan. Dahil yung tulong nila, ay magkakaroon din ng multiplier effect. No? Kaya nga, yan, for instance, itong Belt and Road Initiatives ng China, hindi naman po yan dahil lang China ay gusto lang yan tumulong. Dahil kapag sila gumagawa ng tulay na gamit ang kanilang mga mamamayan at galit mga produkto na galing din sa China, eh nagkakaroon din ng positibong epekto yan sa sarili nilang ekonomiya. Kapag sila ay nagbibigay ng proyekto abroad, so makikita natin na bagamat nakakatulong din yan sa mga bansa kung saan naroon yung tulong binibigay sa pamamagitan ng tren, tulay o kung airport, eh sila rin ang pangunahing makikinabang dyan dahil nga produkto naman nila ang gagamitin at magkakaroon nga ng multiplier effect sa dahilan na mas maraming trabaho ang nabibigay sa kanilang mga mamamayan. So dapat po talaga isipin natin, tayo lang ang po pwede magtaguyod ng ating interes at hindi ang ibang mga lahi.